Hello po! Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Anne, ang Mrs. Nurse Cucinera. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko naman sa inyo ang napakasimple ngunit napakasarap na paraan ko ng pagluluto ng kalderetang kambing. So ang recipe na ito ay minana ko pa sa aking kaibigan na nag-exit na dito sa Saudi Arabia. So sa medyo mainit-init na kawali, maglalagay lang tayo ng 2 kutsarang mantika. So ang ginagamit kong oil dito ay olive oil. Pero pwede kayong gumamit ng ordinary cooking oil. Sunod naman ay igigisa natin ang isang buong ulo ng bawang na chinap na. So kaya marami po yung bawang kasi nga po kambing ang lulutuin natin. Bali isang kilong kambing, di ba po medyo maanggo-anggo ang kambing. Kaya dinamihan ko po ng bawang at ng sibuyas. So igigisa lang natin ito hanggang sa medyo mag-light brown. Kapag ka-light brown na po ito ay ilalagay naman po natin ngayon ang ating ginayat na sibuyas. So, igigisa lang din po natin ang ating sibuyas hanggang sa medyo mag-transparent na po ang ating sibuyas. Kapag ka-okay na po ang ating sibuyas at bawang, ay isang tabi po muna natin ito at ilagay naman po natin ngayon ang ating nalinisan ng bonggang-bongga at na-drain na ng tubig. So, yung pinaghugasan natin ay dapat drain na drain na karne ng kambing. So, combination ito ng laman, ng taba at ng buto-buto. Ngayon naman ay igigisa na po natin ang karne ng kambing sa ating ginisang bawang at sibuya. So haluin lang natin ito ng mabuti. So kung mapapansin nyo, 2 sandok yan kasi medyo po mahirap ipanghalo ang sandok na kahoy. So once po na mahalo na natin mabuti ang ating bawang at sibuyas ay tatakpan lang po natin ito at isiset na po natin ang apoy sa ating kalan sa low heat. Hayaan po natin na lumabas po yung mga katas niya at yung sarili niyang mantika. Ika nga, hayaan natin siyang magisa sa sarili niyang mantika. So, pwede rin pala natin itong i-check-check. Kapag ka po ang itsura nito ay ganito, yung may katas-katas pa, yung tubig pa, ayan, kulang pa po yun. So, tatakpan pa po ulit natin ito at hayaan natin na medyo maiga-iga yan. Shoutout nga po pala kay Sir Gian TV at enjoy po kayo sa bakasyon nyo dyan sa Pinas at ingat po kayo. Pagka ganito na po ang itsura, ayan lumabas na nga po yung mantika niya, ay ilalagay na nga po natin ngayon yung ibang ricados. Kagaya po nitong ating paminta, so nakadepende sa inyo kung gaano kaanghang ang kalderetang kambing na gusto nyo. At maglalagay na din po tayo ngayon ng pampalasa. So kahit anong brand po ng pampalasa, pwede nyo po yung gamitin. Nakadepende po yan sa inyo. At hahaluin lang po natin ito ng bonggang-bongga para po kumapit sa ating karne, ang paminta at ang pampalasa na nilagay natin. Ngayon naman, maglalagay tayo ng toyo. So naglagay lang ako dito ng 2 sandok. So ang sukatan natin ay sandok lang. Tapos, next naman po ay tomato sauce na 210 grams. Bali, ang tomato sauce po naming nabibili dito ay nasa can at 210 grams po ito. So, haluin lang po nating mabuti. At maglalagay din po pala tayo ng tubig ng 1 1/2 tasang tubig para mapalambot na po natin ang karne ng kambing. So, ang ginamit ko lang ditong sukatan ay yung ordinaryong tasa na inuman po ng kape. At maglalagay din po pala tayo ng 1 kutsarang sandok ng ketchup para po mabalance natin yung alat at yun nga, medyo tumamis-tamis po siya. And tatakpan lang po natin ito at hayaan lang din po natin sa low heat or medium heat yung apoy niya hanggang sa lumambot nga po yung karne. Pwede nyo po itong i-check at haluin po yung sa may bottom part para po hindi dumikit. Once po na malambot na ang karne, yung tipo na tama lang naman yung lambot, hindi yung tipo na naglalasog-lasog na, ayan yung kagaya po nito, pwede na po nating ilagay yung iba pang ricados. Kagaya po nitong ating ilalagay na hindi naman nga po sponsored. So, isa pong pakete ang ginagamit ko po nito at hindi na po ako maglalagay ng asin kasi po ay napakalasa na po nito at may alat na rin po ito. Since na nga din po, naglagay na tayo ng toyo kanina, kaya may timpla na pong alat itong ating kaldereta ng kambing. So haluin lang po natin itong mabuti. At ang sunod naman nga pong ilalagay natin kapag nahalo na natin ang ating nilagay na kaldereta mix ay yung mga ginayat natin na gulay na carrots at patatas. Yung iba pong nagluluto nito, naglalagay pa sila ng pickles,
Naglalagay pa po sila ng liver spread. So kami po ay hindi na naglalagay ng mga yon, pero ayos naman po ang lasa. So nag-add lang ako ng 1/4 cup na tubig at tatakpan lang natin ito para mapalambot po natin yung mga gulay. Kung sakali po na nagustuhan nyo ang video na ito at may natutunan naman kayo sa pagluluto ng kalderetang kambing, ay ilike nyo po ang video na ito at mag-subscribe na rin po kayo. I-click nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong cooking videos na i-upload ko. Once po na malambot na po ang ating mga gulay, ay ilalagay na po natin ngayon ang ating ginayat na bell pepper. Dahil sa punto pong ito ay luto na po ang ating kalderetang kambing. Kung mapapansin nyo po, ay lumutang na nga po yung mantika mula po sa ating kambing dahil marami nga po itong taba-taba, ay okay lang po yan. Kung hindi po kayo komportable, pwede nyo pong bawasan. So ngayon naman po ay maglalagay tayo ng 2 kutsarang peanut butter at hahaluin lang natin itong mabuti hanggang sa malusaw na ito. Once na malusaw na po ang ating peanut butter, ay pwede na po nating patayin ang apoy at ready to serve na nga po ang ating kalderetang kambing. Napakasarap po na isabaw ang sarsa nito sa kanin at magkamay po tayo. Ayan. So ready to serve na nga po ang ating kalderetang kambing at maraming salamat po sa panunood.